guys, luto na ang ating Brussels sprout and then carrots and asparagus. Yummy! Guys, meron akong ituturo sa inyo na simpleng dishes ng ating Brussels sprouts. Ayan. So, ano po ba yung Brussels sprouts? Ayan, yung parang maliliit na repolyo, guys. So, eto yung mga amo natin minsan nagpapaluto, hindi natin alam. So, ituturo ko sa inyo kung paano magluto nito. Itong Brussels sprouts na to ay aking ibibake, guys. So, ituturo ko sa inyo yung the way ng aking pagluluto. Ayan, so ating ibibake yan sa oven for a minute, for 10 minutes. Pero bago ang lahat guys, hindi natin ibibake ng directly in the oven. So mali yun guys. So ang mangyayari sa ating Brussels sprouts na yan ay mag-iiba ang texture at parang malalanat lang yan. So ang tuturo ko sa inyo yung the way na how to cook this kind of vegetable. Alam kong hindi familiar sa inyo ito kasi pang western food. Ayan, so I wanna teach you guys how to cook this one. Don't worry. So just watch the whole video and give a thumbs up, and kung nagustuhan nyo at magugustuhan nyo ang aking video ito ay magbigay kayo ng comments sa baba guys. Thank you guys sa pag-suporta sa aking mga video. Ayan, salamat sa inyong pag-subscribes. Parami na po tayo ng parami at very thankful po ako at meron pong nanonood ng aking mga video guys. Ang nais ko lamang po naman ay makatulong din sa kapwa ko ka OFW na mga baguhan dito sa Hong Kong at sa iba pang panig ng mundo na gustong matutong magluto guys. So, we'll be back! Bye! Guys, eto na yung paghahanda natin ng ating pag-abik ng ating Brussels sprout. So, the first procedure is this one. I will show you now. So, this is my pot and I will put now a water. Aba guys. Yan. So, marami pa tayong ilalaga dahil ngayon ay magbibake. Puro bake ako ngayon. So, ayan na yung water. And then, ito ang lagi kong ginagamit guys is naglagi na akong naghahanda ng puro hot water para madali akong makakilos. Kasi dito, madalian talaga. So, I always use hot water. So, ito na yung ating hot water. At lagyan natin ng oil. Cooking oil. Ayan. And then, cooking oil. And then, salt. Ayan. Iwan ko kasi guys yung sa Pilipinas ang aking ano eh, yung handle at saka yung aking tawag doon. So, yan. Kamay lang ang gamit. So, yan. Pagpasensyahan nyo na. So, lagyan natin ng asin. Ayan. Huwag masyado guys ha. Baka naman umalat. So, ayan. May asin na siya. Any kind of salt. It's okay. So, that's it. Salt, oil, and water. I-boil muna natin ang Brussels sprout dito, guys. So, ayan na siya. So, open the fire. Diyos ko, katapyot. So, ito na yung ating... Ayan, marumi yung ating lababo, nakakahiya. Ayan, so, ito na. Ayan yung iluluto ko, guys. So, ayan, no, magbe-bake na naman ako. So, ito rin muna ituturo ko sa inyo kasi yung nag-bake ako ng chicken, inulit na naman ni Amo. So, ganyan sila pag nagugustuhan yung aking niluluto. Ulitin na naman next week. So, ayan yung chicken. Ayan. Yung mga gustong matutong mag-bake ng chicken, panuorin nyo yung aking isang video, guys. So, hindi ko na yan kukuhanan kasi nakuhanan ko na yung video na yan. So, ito na lang yung itong ating Brussels sprout na lang ang ituturo ko sa inyo kung papaano. Kasi merong mga amo na mahilig sa ganito and then pinapaluto. Minsan hindi nyo alam. So, panuorin nyo na lang ito guys. So, ito na yung ating Brussels sprout. Yung parang maliliit na repolyo. Yan. So, we will put now in here. Yan. Madali na lang kumulo yan kasi hot water na yan guys.
Yan, iboboil muna natin siya ng 5 minutes to 10 minutes. Ayan, kumporme. Kung hindi, huwag nyo siyang lulusakin, guys. Huwag nyo siyang lulusakin. Ayan. Ayan na siya. Hindi siya lusak na lusak. Okay, guys? Hindi siya lusak na lusak. Parang ano, hot cook lang. Kasi ibibake pa natin yan. So, takpan lang natin. So, mamaya, I will show you pag inahon ko na siya at ibibake na natin sa ating oven. Ayan, guys. See you later, guys. Thank you so much. Tanguin na natin yung Brussels sprout natin. Ayan. So, ito na siya yung ating ano. Ayan. Okay na yan. So, marami pa tayong isasanang yan kasi meron pa tayong carrots. Meron pa tayong marami tayong lulutuin ngayon dahil Easter Day. So, baka magse-celebrate ang ano ang aking mga amo. So ayan. So okay na yan, guys. Ayan, hanguin na natin. So tingnan niyo yung kanyang texture, guys. So ayan. Maganda siya, maganda yung texture niya, ayan. Yung ating Brussels sprouts, ayan. Hanguin na natin. Ayan. Yan ay ating ibibake. Ayan siya. Ayan yung texture niya, guys. Ayan. Tingnan nyo. Mabuti para magaya nyo. Ayan, guys. So, mamaya, iseset aside na natin yan sa ating lutuan at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ilalagay ko na mga pampalasa. Ayan, asin lang naman yun. Ayan, guys. See you later, guys. Guys, eto na. Ano na natin, iset aside na natin at saka igayak na natin yung ating paglalagyan ng ating Brussels sprout. Eto na, guys. So, eto yung ating lalagyanan. So, lalagyan na natin ng aking magic onion oil. Ayan. Yan natin ilalagay ang ating ayan. Yan yung aking pinagpirituhan ng aking sibuyas. Yan ang aking magic. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo mga kapo lahat kung ano yung aking sekreto, guys. So, ikalat lang natin yan, guys. Ayan. Nalukot na. So, kumukulo na yan, guys. Yan pa yung aking mga vegetables. Ang dami, ano? So, ikalat lang natin itong oil na to. Ayan. So, ayan. Kita nyo ba, guys? Gusto ko yung kitang-kita nyo, eh. Ayan na siya. And then, ilalagay na natin isa-isa yung ating Brussels sprout. So, open na rin natin yung ating oven, ano? Ayan, so, maiinit na siya mamaya. Unahin na natin yung gulay kasi marami tayo talaga niluluto ngayon, grabe. So, yan lang ang aking ituturo sa inyo guys, yung Brussels sprouts na yan kasi yung iba ay na-i-vlog ko na. So, yung chicken, ano. So, wag na lang yun para hindi mag... Ito na lang. So, ayan. Ito na yung ating, ano. Ayan, ipagulong-gulong nyo lang sa ano. Kung wala kayong onions, ano. Yung onions oil. Okay lang yan, guys. Ang gagamitin nyo lang yung... yung pwede yung ating, yung ating, vegetable oil or ang ginagamit talaga ng western ay yung ano, yung mga western people is yung olive oil. So ayan siya, guys. Ayan. Lagay na natin. Yung ganito din yung way ng pagluto ng ano, ng ating yung tinuro ko sa inyo dati. Pangalan nito. Yung asparagus, yung lagi kong nakakalimutan ang pangalan. Ang hirap i-memorize. Ayan. Ayan.
Brussels sprout. Ibibake natin to guys, ha. Ayan. Grabe, nag-de-op ka ng dalawang araw akong hindi pinagtrabaho, nakakulong lang sa kwarto, pero ngayon sinulit niya talaga. Daming utos. Ang amo talaga, oo. Grabe. Alam nyo guys, ang dami ko pang gagawin. General cleaning pa ako ngayon, pero ayan. So, eto na guys, yung ating Brussels sprout. Ayan na siya. Ang inalagay nyo lang dito is paminta. Ayan. Ayan ating mga paminta. Ating mga paminta. Natanda, ubos na. Ayan na siya. So, salt muna. Salt. Ito yung ating ano. Salt. Iodized salt. Ayan. And then, yung ating, hindi ko mahanap yung paminta eh. Naubos na kasi yung ginagamit ko, guys. O, eto. Ito siguro. White pepper. Saglit. Baka makahanap ako ng black. Kasi black. Black. So, ito na lang. So, bago pa. Bago pa siya. Ako guys, nabubuksan ko pa saglit na habang ating ano. Guys, nakahanap ako ng black. Ayan. Ayan na siya. So, ito lang ang ilalagay. Black pepper. At saka, i-addan natin ng olive oil. Olive oil. Ayan. So, bake it until i-bake na natin siya. Ayan. Pwede na yan ipasok sa ano? Sa ating oven. Olive oil, kung meron kayong onion oil, yung mga pinagpirituhan nyo ng onion, lagyan nyo konti, ayan, masarap. Ayan, black pepper, tsaka yung salt, ayan. So, ayan yung ating sprout. Ayan, ayusin natin, kasi meron, marami pa tayong ilalagay dito, marami pa tayong ilalagay na vegetables, Diyos miho. Marami tayong ilulutong vegetables, guys, hindi lang ito. So, pagsabay-sabayin ko na habang naglilinis ako at mamaya, ang ilalagay ko naman ay yung manok. Yung ating manok. So, ayan guys. So, next, yung ating sprout. Ay, sprout. Ano ba yan? Asparagus. Ayan guys. Yung ating asparagus. O, ayan. Ibibake ko din yan. Kasi nagustuhan nila yung ginawa ko. Ganyan sila pag nagugustuhan nila yung ginagawa ko. Kahit na araw-araw nilang ulam. Kasama nito guys yung ano nila. Yung chicken na may ayun o nakita nyo. Pero hindi ko na yung iba vlog kasi yung sprout nga. Yung iba kasi nagre-request na kung paano daw magluto ng Brussels sprout na yan. Kaya inuna ko sa inyong ituro. So ayan. So kahit wag na itong ano na to. Ganyan na siya. So, ang kasama nito guys, meron pa tong carrots, potato, ayan oh. Pinapakuluan ko pa. Ayan. So ilagay natin pala sa isang gilid. Unahin na natin tong ano iluluto kasi nako. Ayan, meron pang manok. Grabe. Ayan guys. So ilalagay pa natin diyan yung ano, yung meron pa tayong carrots saka yung patatas saka kamote. Ayan, so sana may natutunan kayo sa aking pagluluto, sa aking pagbibake ng Brussels sprout at saka how to way na kung paano i-bake yan. Kasi nga, minsan mahirap
pag mag-utos ang mga amo, hindi natin alam. So, at least, manood lang kayo ng mga video ko. Marami kayong matututunan, guys. Kasi, ginagawa ko tong sakripisyo kong tong mga video kong to para maibahagi ko naman sa iba yung mga nalalaman ko at the way na how I cook. Eh, makuha ninyo, eh, mapapadali ang inyong trabaho at na. Hindi na kayo magtatanong pa kung kani-kanino. Mamaya, may tatawagan kayong kaibigan. Hindi naman din nila alam. So, just watch my video and you can learn. Right? Sabi nga nila, kung gusto mong matuto, may dahilan. Kung ayaw mong matuto, may dahilan din. Ganun ba yun? Ayan, so, kailangan gawin natin guys ang lahat-lahat para magustuhan tayo ng amo natin. Ang number one na magugustuhan sa inyo ng amo ninyo, syempre, mapagmamahal kayo. Ayan, mapagmahal at syempre, paano nyo maipapakita ang pagmamahal nyo sa amo nyo? Sa the way na magluluto kayo na masasarap na pagkain. Ayan, pag busog ang tiyan, busog din ang utak, kaya good mood ang ating amo. Ayan, ito po si Kaami na laging nagsasabing level up para sa ating pag-unlad. Thank you guys!